Good morning and good day sa lahat ng ating mga ka-daily devotional. Welcome po. Today is Friday, January 14, 2022. Ako, weekend na naman tayo. Kumusta po ang bawat isa sa atin? Dalangin ko na patuloy tayong nakakalakad sa kalooban ng Diyos. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating daily devotional. Samahan niyo po ako sa ating panimulang panalangin. Lord God in heaven, ang puso namin ay punong-puno ng kagalakan, punong-puno ng kasiyahan, punong-puno ng pagbubunyi dahil sa patuloy na pagpapala na iyong ibinibigay sa bawat isa sa amin. Kami naman ay tutugon sa inyong katapatan at kabutihan ng papuri at pagdakila. Karapat dapat po kayong tumanggap ng lahat ng ito. Pinapanalangin po namin ngayon uli ang aming pag-aaral ng inyong salita. Dalangin po namin ang basbas ng Espiritu ay sumaamin na maranasan namin ang mga bagay na inihanda mo sa amin. Dumaloy po ang pagpapalang makalangit, mga pagpapalang espiritual sa buhay namin at dadaloy din ito sa aming mga pamilya at mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Pinupuri ka namin, O Diyos, sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen. And amen. Purihin ang ating Diyos na buhay. Ngayon po ay Friday, sabi ko kanina, at January 14, 2022. Naalala ko lang po na ngayon po ang aking spiritual birthday, no? Ako po ay na-born again noong January 14, 1984. So, parang 38 years na ako sa Panginoon. So, salamat sa pagsusustain ng Diyos sa akin sa nakaraang 38 years ng aking spiritual life. Hindi naging madali. Marami pa ring ups and downs, pero salamat na sinustain ako ng Diyos upang maabot itong 38 years. Salamat po sa inyo ding pananalangin para sa akin at salamat sa mga suportang ibinibigay ninyo. At hindi ko man kayo maisa-isa, taos sa puso ko ang pasasalamat na naging posible ang 38 years dahil sa Diyos una sa lahat at dahil ginamit din kayo ng ating Diyos para kung nasaan ako ngayon ay naging instrumento din po kayo. Purihin ang Panginoon. Papuri sa iyo, Panginoon, sa 38 years and beyond. Marami pang spiritual birthdays ang isa-celebrate ng inyong lingkod. Okay, so bago ko po i-present ang ating topic and the gospel scripture passage for today, nais ko munang i-encourage kayo to share this broadcast to your Facebook friends and be a multiplier. Yan, no? Share natin itong ating broadcast na ito. Also, follow us in YouTube at JLG Space TV. Don't forget to subscribe and click the notification bell for future video uploads. At mga minamahal, paki-follow and like na rin ang ating pong Facebook page, Jesus the Living Gospel. At ngayon po ang ating topic ay the same book, chapter and verses ang babasahin natin. Kasi kahapon, kung maalala nyo, Prime Time Grace.
at yun ay hango sa Job 29:1-6. Ngayon naman ay drenching grace, and the same hango pa din sa Job 29:1-6. Drenching. Pag sinabing drench, to drench ay yung basang-basa, no? Yung ika nga eh, tuloy-tuloy na pagdaloy ng isang liquid sa katawan ng tao na hindi niya kayang kontrolin, no? O hindi niya agad-agad mapatuyo sa kanyang katawan. To drench. So, ang dumadaloy dito ay ang grasya ng Panginoon. So, kahapon ay prime time grace, ngayon ay drenching grace. At ang ating babasahin ay the same sa Job 29:1-6. Tingnan ho natin. Sa NIV, sabi po, Job continued his discourse. How I long for the man's gone by, for the days when God watched over me, when his lamp shone on my head, and by his light I walk through darkness. Oh, for the days when I was in my prime, when God's intimate friendship blessed my house, when the Almighty was still with me, and my children were around me, when my path was drenched with cream, and the rock poured out for me streams of olive oil. Yan po ang linalaman ng verses 1-6. Pero doon po sa 1-6, gusto kong mag-focus tayo sa two verses, verse 2, saka verse 6. So let's go to verse 2 muna, then we will go to verse 6. Verse 2 po, how I long for the months gone by, for the days when God watched over me. And in verse 6, ang sabi po, when my path was drenched with cream, and the rock poured out for me streams of olive oil. Drenching grace. Yan po ang ating topic. So in the next 20 minutes, mga minamahal, represent natin itong, ano ba itong drenching grace. Kasi sabi niya, when my path was drenched with cream, and the rock poured out for me streams of olive oil. In this passage, sa ating binasa, Job wistfully delivers several praises that describe days when he was in his prime. Actually, itong ating topic ngayon ay karugtong or continuation ng topic natin kahapon, prime time grace. Ngayon naman ay drenching grace. At sa passage po ng Job 29:1-6 ay inisa-isa ni Job yung mga praises, mga linyahan na naglalarawan sa mga panahon, sa mga araw na siya ay nasa kanyang ano bang tawag natin sa prime, yung katayugan ng kanyang kalagayan. Nasa tugatog siya ng kanyang buhay. He longs for times gone by when his path was drenched with cream. Diba? So, isa sa kanyang hinahangad ay yung panahon na lumipas kung saan ang kanyang path o daraanan was drenched with cream. Ay ika nga pinagpala sa pamagitan ng paglalagay ng cream. Ano ba? Mamaya tutukuyin natin ano ba itong drenched with cream.
para maintindihan natin. At yung kanyang sinabing his path was drenched with cream ay isang unusual and picturesque phrase, di ba? Isang unusual, biro mo dadaanan, lalagyan ng babasahin at pag-uumapawin ng cream. Ano ba yung ibig sabihin nun? Na drenched with cream. So ang kanyang paglalarawan ay isang unusual na linya, no? All we can do is give thanks when God lavishly drenches our lives with the rich cream of His grace. Often through the word of His grace. So tayo po ay ang pwede lang nating gawin ay pasalamatan ng Diyos sa kanyang pagbibigay sa atin ng labis-labis na pagpapala. Sa pagkakatukoy nga dito ni Job ay the rich cream of His grace, often through the word of His grace. Para maunawaan natin po yan, nandun po yan sa Acts 20:32. Now I commit you to God and to the word of His grace, which can build you up and give you an inheritance among all those who are sanctified. So yung the cream of His grace ay tumutukoy sa the word of His grace sa Acts 20 verse 32. Jesus warns though that sometimes the worries of this life, the deceitfulness of wealth, and the desires for other things come in and choke the word, making it unfruitful. I-explain ko po isa-isa yan, pero basahin muna natin ang pinanggalingan ng aking kinota verse, Mark 4:19. Ito po ang sinasabi ng Mark 4:19. But the worries of this life, the deceitfulness of wealth, and the desires for other things come in and choke the word, making it unfruitful. So meron pong word of His grace. Ito yung cream of His grace na often nilalarawan ng Acts 20:32, the word of His grace. So yung salita ng Diyos ang bumabalong sa ating mga puso, lalo na pagka napakaganda ang sitwasyon, napakaganda ang kalagayan natin sa buhay, damang-dama natin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Pero kahit di ho natin nararamdaman, totoo pa rin po ang salita ng Diyos because it doesn't depend on our circumstances, it doesn't depend on the way we feel. Amen? God's Word is always true. Hindi po nagdi-diminish ang kakayanan nito o kapangyarihan nito. Pero yung word of His grace ay merong kasing nag-choke, merong sumasakal. Ano po ang paglalarawan ni Mark? Sabi niya, the worries of this life. Ang nag-choke sa word of His grace, ang sumasakal, yung sabi ng choke, ang sumasakal sa word of His grace ay mga worries of this life. Ang mga alalahanin sa buhay na ito. Ang mga alalahanin sa buhay na ito, ang deceitfulness, the deceitfulness of wealth, ang mapanlinlang na unawa sa yaman na akala natin
na mas mayaman, mas secured tayo. Hindi natin alam na ang security ng totoo ay nasa Panginoon. Ano pa? And the desires for other things. At yung pagnanasa ng mga iba't ibang mga bagay pa. Ang sabi niya, they will come in. Ano yung they come in? Itong tatlo, worries of life, deceitfulness of wealth, and other things. Kapag ito'y pumasok, sabi niya, pag ito'y nag-come in and choke the word, ano po ang nagiging resulta? Making it unfruitful. Na nagiging dahilan kaya hindi na tayo nakakapamunga. Yan po ang ibig sabihin ng salitang yan. No? Now, and it's true, mga kapatid. Totoo po yan. Sometimes, we worry asking, do I have enough cream? Or do I have enough word? Or what will all this cream do to my cholesterol level? Or is the cream as good as it used to be? Yan po ang mga tanong na lumalabas o umiiral sa mga panahong marami tayong nararanasan na hindi na ayon sa ine-expect natin. And we get taken in by the deceitfulness of riches and extras that cater to our desires as we wonder, why can't I have strawberries with my cream? Or why doesn't God give me flavored cream? When we focus on the cream, ito yung cream ay yung the extra things, we soon become dissatisfied. Di po ba? Naka-focus tayo sa cream. Samantalang meron namang mga bagay na mas malalaki kaysa yung cream lang. Naintindihan po ba natin ang ibig sabihin nun? Ha? Naka-focus tayo sa deceitfulness of riches and extras that cater to our desires as we wonder, why doesn't God give me a flavored cream? When we focus on the cream, when we focus on the extra things, diba? Minsan, naka-focus tayo sa nasa ibabaw ng ating gustong kainin, samantalang ang tunay na pagkain ay yung nasa ilalim nito. Naka-focus lang tayo sa mga extra. Kumbaga sa aluhalo, naka-focus tayo sa pinipig na nasa ibabaw. Naka-focus tayo sa leche flan na nasa ibabaw. Naka-focus tayo sa halo-halo na nasa ibabaw. O halo-halo, ice cream na nasa ibabaw ng halo-halo. And we soon become dissatisfied. Isa lamang yun na maliit na bagay, extra na bagay nga lang yun, ang tawag doon, extra thing na nasa ibabaw. At kapag yun ay nawala, na naka-focus tayo, ang major focus natin ay yun sa cream. Diba? We soon become dissatisfied. Wag naman sana, wag nawa sana na naka-focus lang tayo sa mga minor na mga bagay, sa mga ang tawag diyan ay mga extra na mga bagay-bagay. Meron pong pinaka-ano niyan, pinaka-masarap na bahagi. Huwag tayong mag-focus doon sa ketchup. Diba? Mas masarap po yung isasawsaw sa ketchup. Parang yun ang ibig sabihin niyan. How much better to be content with basic milk and daily bread? And if God chooses to drench us with cream, to say heartily, thank you, Lord. Diba? Ang ibig kong sabihin sa linyang yan, mag-focus tayo doon sa mga major na blessings natin. Diba? At kung
sa mga major blessings natin, eh, dadagdagan pa ni Lord ng extra, yung mga extra things on top of it. Eh, ano mo pwede mong sabihin? Di, salamat Panginoon. Diba? Kung binigyan ka na ng major na blessing, praise God. Hallelujah. At kung meron pang bonus, yan tawag dyan sa extra cream na yan, yung mga extra things na yan, mga bonus na lang. Diba? Oh. Minsan eh, mag-order ka ng isang pagkain at sasabihin eh, ay, wala na po. Kasi let's plan sa ibabaw ng halo-halo, kaya hindi na kami makakapagtinda ng special halo-halo. Di, halo-halo pa rin yon, may ingredients pa rin sa ilalim yan, may ice pa rin yan, may gatas pa din yan. Diba? Extra na lang yun eh, yung nasa ibabaw niya. Ang lahat ng nasa ibabaw, extra na lang yan. Salamat sa Panginoon. Kung ibinigay na niya yung buong buo, ibinigay na niya yung blessing na major o yung mga kinakailangan nating blessing at meron pang extra o meron pa siyang bonus. Thank you, Lord. Pasalamatan natin ang Diyos. Pero hindi man dumating yung extra, wag yung pati yung pinaka-major na blessing eh apektado. So, yun po ang ibig sabihin itong pinag-uusapan natin. Amen? Oh. Eh, parang ano yan eh, kape at tinapay para sa umaga. Praise God, meron ka ng, let's say, coffee or milk and bread in the morning. Kung yun ang gusto ni Lord na ibigay sa'yo. Eh, pinili pa ng Diyos na bigyan ka ng palaman sa tinapay. Praise God. Yun ang ibig sabihin nun. Amen? O, binigyan ka ni Lord ng sapatos, binigyan ka pa ng medyas. May extra, may small things. Di ba? Above doon sa major blessing. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Magpasalamat tayo sa Kanya. Sa malalaking bagay, sa maliliit na bagay. Kung ibinigay na yung malalaking bagay, purihin ang pangalan niya. Eh kung dadagdagan pa niya ng mga small things o yung mga cream on top of it, thank you, Lord. Amen? Mainly because ganun si Lord. Pag nagbigay siya, hindi sakto-sakto lang. Minsan, ay higit pa sa inaasahan mo. Higit pa sa ine-expect mong blessing. Nagbibigay siya ng bonus, di ba? Hallelujah. Then, as an old saying puts it, ito po yung old saying, we can be patient when things go against us and thankful when things go well. So, ano yun? When things go well, be thankful. When things go against us, be patient. Amen? Kasi pag hindi mo na ma-appreciate yung maliit, nalaka-focus ka lang sa malaki, pag dumating yung maliit, baka yun pa ang sisira sa atin. No? Gutom ka, parang ganito yun eh. Gutom ka, na gusto mong kumain ng halimbawa, let's say, hamburger. Okay? So, merong hamburger. Pero sabi ng nagtitinda, wala po kaming ketchup. O wala kaming mayonnaise. Kung ano bang gusto mong ilagay sa burger mo. O kaya french fries, wala po kaming ketchup o mayonnaise na pwede niyong i-dip yung french fries ninyo. Eh, gutom ka na eh. Eh, nandun naman yung hamburger. Bakit? Ay, hindi na lang ako kakain. Wala naman kayong ketchup pala. O mayonnaise. Mirin mo yun.
na hindi ka nakakain dahil sa isang minor na kulang lang. Isang small thing doon sa gusto mong kainin, eh gutom na gutom ka. So siguro naintindihan niyo ang ibig sabihin nito. Ayon nga po sa makalumang kasabihan, we can be patient when things go against us and be thankful when things go well. Be thankful when things go well, but be patient when things go against us. Hindi lang tayo nagpo-focus sa malaking bagay. Yung maliit, dumating o hindi, purihin ng Diyos. Pero pag may bonus, on top of the malaki, on top of the malaki, ano? On top of the bigger blessing. Thank you, Lord. Amen. Yan po ang ibig sabihin ng drenching grace. Hindi ka lang nakafocus sa malalaki. At kung ibinigay pa rin ng Diyos kahit yung maliit, salamat sa Diyos. Sama-sama po tayo sa ating declaration. Sabihin natin, God of abounding grace, today, we give thanks for your grace, for your word of grace, the cream of life. Teach us also to live joyfully on the daily basics you provide. Through Jesus Christ, amen. One more time say, God of abounding grace, today we give thanks for your word of grace, the cream of life. Teach us also to live joyfully on the daily basics you provide. Through Jesus Christ, amen. Let us pray. Nagpapasalamat kami aming Diyos. Pinaunawa mo sa amin na merong kaming mga gustong makamtan na malalaking mga bagay at ibinibigay mo sa amin na minsan sa sobrang pagmamahal mo, lalakipan mo pa ng on top of the yung malaking blessing na mga bonus blessing. At kung hindi man dumating yung bonus blessing, the mere fact na dumating ang major blessing, hindi i-spoil ng maliit na bagay yung malaking bagay na tinanggap na namin. Tinuturuan mo kaming pasalamatan ka sa maliliit, sa malalaking biyaya, dahil lahat ng ito'y galing sa iyo. At kapag na-please ka namin, at gusto mo kaming pagpalain, labis-labis din naman talaga ang dumarating sa buhay namin. Mga pagpapalang minsan hindi na namin kayang ipaliwanag dahil sa katapatan mo, hindi masukat, hindi malirip ng aming isip. Minsan nga nasasabi namin, hindi na namin deserve ang lahat ng ito. Pero binibless mo pa rin kami. Salamat po. Nang maraming marami. Paunawa mo lagi sa amin, Panginoon, na ikaw ang pinagmumulan ng mayamang biyaya. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. And amen. Purihin ang Diyos. So ngayon po ay papaalam na tayo pansamantala. Bukas po, Sabado. Kita-kits ulit tayo sa ganitong oras. Huwag kalilimutan. Ang pagpapala ng Diyos ay sa ating lahat. Ito po ang inyong kasama, Pastor Rene Alog, nagdiriwang ng kanyang 38 taon ng pakikipagrelasyon sa Diyos sa araw na ito. God bless us all and Shalom.